when they struggle by themselves and having their own abilities, they find themselves losing the battle. Hi friends! Alam nyo, ang madalas na tanong ng mga Christian is this, how will I be able to overcome temptation? Paano ba talaga iyong paraan upang hindi ako madadapa at magagapi ng tukso? Many Christians are struggling, trying to battle yung mga old habits and trying to battle yung mga temptations that Satan are throwing at them. Sometimes they are victorious, but most of the time when they struggle by themselves and having their own abilities, they find themselves losing the battle. Ito ang sabi ng Bible kung paano mananalo sa mga tukso ng buhay. Sa James chapter 4 verse 7, ang sabi ng Bible ay ganito, "Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you." Ipapapansin ko sa inyo ang unang word na ginamit ni James kung paano magtatagumpay sa devil at saka sa tukso ng devil. Can you imagine you fighting the devil? We are no match sa devil. We are no match sa kanilang ability. Na-master na nila yung ating mga habits. Na-study na nila simula nang ipanganak tayo kung anong ating mga inclinations, kung anong ating mga worries, kung ano yung mga weaknesses natin. Aral na aral tayo ng kalaban ng ating kaluluwa. At kadalasan, yun ang kanyang ginagamit upang tayo ay kanyang mapataob at kanyang mapatumba. Naalala ko yung mga mangingisda. Sa kanilang pangingisda ay meron silang inaalam na mga bagay. Una, ano ang kanilang gustong hulihin? Sapagkat kapag sila ay manghuhuli ng isda, sa mga isda, iba-iba nang ipapain. Meron mga isda ang kinakain lang nila yung mga sardine. Meron naman mga isda ang kanila lang kinakain ay yung mga hipon. Meron naman mga isda na kinakain lang yung mga maliliit at makukulay na mga isda. So inaalam nila kung ano yung isda na kanilang huhulihin sapagkat imamatch nila kung ano ang kinakain ng mga isda na yon. Pagka din sila ay nanglalambat, inihanda din nila kung anong uri ng lambat ang kanilang gagamitin. Yung bang malalaki ang mga mata o maliliit ang mga mata, depende sa target nilang hulihin. At alam nyo ba, alam na alam ni Satan kung ano ang gustong gusto natin, yung hilig natin, yung agad-agad papasok tayo doon, yung agad-agad kakagatin natin, at tayo ay matutukso. Paano natin lalabanan ang tukso ng kaaway? Ay yung pa naman pinapantukso sa atin, gusto natin. Sabi ni James, submit yourselves to God. Napansin nyo ba yun mga kaibigan? Submit yourselves to God. It's not like fight the devil. It's not like wrestle with the devil. It's not like struggle with the devil. But, ang sabi ni James, submit to God. Tatakbo ka daw pala, papalapit sa Diyos. Para noon, ang lalabanan ni Satan, yung Diyos. Kasi naroon ka sa Diyos. Because battling the devil on your own, you will not be victorious. You will be losing the battle. The solution is not to fight the devil, but to draw closer to God. Kaya pala sabi ni Jesus Christ sa Matthew 11:28-29, "Come unto me, you who are weary and are heavily laden." Kaya pala ang sabi ni Peter din sa 1 Peter chapter 5 verse 7 ay ganito, "Cast all your cares to him." Lumapit sa kanya. Alam niyo yung kanta na magandang maganda, lumapit sa kanya. Sapagkat pagka pala tayo ay malapit sa kanya, si Jesus ang makikipaglaban para sa atin. Alam ito ni David nang sabihin niya sa Psalm 91 verses 1 to 10, "He who dwell in the shadow of the Most High, he who take refuge in the shadow of the Almighty will say to the Lord, my rock and my fortress, the one whom victorious and victory belongs." Sabi niya, "He will cover you with his feather like a shield." Alam pala ni David, alam ng mga taong na nagumpay sa mga malulupet at mabibigat na tukso, na ang pagtatagumpay ay nasa
paglapit sa Panginoon, pagpapatakip sa Panginoon, panganlong sa Panginoon, at ang Panginoon ang makikipaglaban para sa kanila. My dear friends, if you are struggling with temptations, if you are struggling with spiritual battles right now, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Even now, I believe we can live God's word in this world.